Magandang araw sa inyo muli mga guys. Meron na naman akong babahagi sa inyo at itutuloy natin yung ating ginagawa. Bali ito mga guys ay pinadalasan natin sa machine shop. Bali pina-resurface natin tong kanyang cylinder head sa machine shop at ngayon dumating na atin lang titestingin o liktis natin yung kanyang balbula sa exhaust saka sa intake para malaman natin kung may leak pa ba siya o wala na bago natin siya buuin o bago natin ikabit sa ating engine block. Bali, ang gagawin natin ngayon dito sa cylinder head niya, lilinisan din natin bago natin ikabit sa engine block. Lilinisin natin to cylinder head. Tapos ititest muna natin yung kanyang exhaust valve saka yung kanyang intake valve. Titingnan natin kung may tagas ba o ayos na siya na kasi galing ito sa machine shop mga guys. Ngayon ang gagawin natin, ang pagtesting natin sa kanyang balbula dito sa intake, lalagyan natin ng gasolina dito mga guys sa kanyang intake para makita natin dito kung may tatagas diyan sa ano, sa cylinder head ba. Dito sa kanyang cylinder head dito sa may balbula. Ganon din dito sa exhaust. Lalagyan din natin ng gasolina rito para makita natin kung ayos na ba siya o hindi pa. Yung iba mga guys, bali ang pinantitesting nila dito ay ano, tubig na may sabon. Lalagyan nila ng tubig dito, bubusan nila ng tubig, tapos hahanginan nila dito, bubugahan nila ng hangin. Ganon yung pantesting ng iba. Pero tayo naman halos parehas lang din ang procedure nun. Gasolina na lang yung pantesting natin mga guys. Yan po mga guys. Bali, uunahin na natin iligtis yung kanyang exhaust valve. Dito. Bali, bubuhusan natin ang gasolina rito sa kanyang exhaust. Para makita natin kung may tatagas dito sa kanyang valve. Sa exhaust niya dyan. Ibig sabihin, pag may tumagas dyan mga guys, hindi maganda yung lapat ng ano, saka hindi maganda yung pagka-grind ng balbula. Kaya ngayon ititesting natin. Bali yung iba guys, tubig na may sabon ang ginagamit, pero tayo gagamitin natin gasolina na lang. Ayan. Punasan muna natin yung kanyang valve dito para tuyong-tuyo. Para makita natin kung may tatagas ba o wala. Yan, saka bubuhusan natin ang gasolina dito. Ito po, binuhusan na natin ang gasolina. Ngayon, kung titignan po natin dito sa kanyang exhaust valve, tuyong-tuyo po yung ano niya. Tuyong-tuyo po. Bali, ayos po yung pagka-grind nila ng ano, kanyang balbula kasi pinadala natin sa machine shop to. Ngayon, dumating na. Kaya, ititesting po natin. Yan po. Bali, tuyong-tuyo po. Ayos na ayos po yung ano niya. Pagka-grind ng kanyang balbula. Wala siyang leak. Yan. Susunod naman natin yung kanyang intake valve. Po, susunod po natin itong kanyang intake valve. Bubuwasan natin dito ng gasolina sa kanyang intake, kanyang butas para makita natin dito sa balbula kung may tatagas o wala.
punasan muna natin para makita natin kung may tumatagas o ayos na siya. Yan po. Ngayon, intake valve yung ating titignan. Yan o, tuyong-tuyo po yung kanyang valvula o. Yan. Bali, ang pag-test po nito, bali 1 minute po, pwede na yon. Kasi yung iba, bali nanuhan pa nila ng hangin dito para makita nila kung may tatagas dito sa kanyang valvula. Pero sabon ng, ano noon, sabon sa katubig. Pero yung sa atin kasi, gasolina na siya. Kaya malalaman naman natin dito kung may tatagas o wala. Yan. Bali, ayos na ayos mga guys. Ganyan po yung pag-test ng valve leaking. Kung paano po siya i-test. Ngayon ito, bali lilinisan po natin siya. Saka isasampak na natin sa engine block. Bali, i-assemble na po natin siya sa kanyang engine block po. Saka kailangan para malinis po. Saka ingatan po natin magkaroon ng ano to. Magkaroon ng mga scratch yung kanyang cylinder head. Bali, abangan nyo po yung aking susunod na video kung paano po siya i-assemble at paano po siya i-timing. Ayun po, inuna po natin yung valve leak test. Yan po mga guys, maraming salamat po sa patuloy nyong support at panonood ng aking mga videos. GM Autotech, subscribe mo na yung aking YouTube channel at pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking masusunod pang mga video mga guys.